ating mga kapatid na pari na nag-iisa sa pagdiliwang ng isa nito para sa ating kapistahan sa pangunan po ng ating bisayo hinalari, Father Lino Plana, ang inyong ito pari na si Father Gian, at ang ating pong diakono na si Reverend Jerry na malapit na pong mamatihang pari sa buwan ng Julio. Iyala ng Diyos. Sa ating mga mahal na madre ng RDL, ang madre sister, sa ating mga hermano at hermana na kalipas at si Mabibin. Epekto sa kanya. No, kaya lang isa, pag nakakakita kayo ng mga naglalakad na katulit naman ang kanya, ay nagkipit pa ko, hindi ko. Ayun ay pinamahan ng Espiritu. At ngayon na rin, ang katotohanan ng Espiritu na siguro ay napapatuloy sa pelikula. Ako nung yun, alam ba? Sa limang gabi na nakakalipas, ay nakapatuloy ng pelikula. Ay yung napanood ko yung inaalihan ng masamang espiritu. Ikakaiba nga naman. Umaakyat sa patir, hanggang sa kisaw eh. Tapos ang ulo yung umigikot ng papunta doon sa likod. Halo-halo ng ginagawa. Pero malinaw na malinaw, habang pinapanood ko, masamang espiritu. Ay meron itong maganda mga kapatid bilang simbahan, bilang sambayanan, bilang manumanan ng palataya, ang ipinapaalala sa atin ngayong linggo ay nasa atin ang Espiritu totoo. Ang Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu Santo. At ang araw ng Pentecostes sa tuhudyat nito, inaalala natin siya tawag sa araw nito mga kapatid para sa ating lahat, birthday ng simbahan sa araw na. Si Jesus ang tagapagtagulod. Totoo yun. Pero yung katotohanan ng tinanggap natin kay Jesus, sinimulan ng mga alagad, ipamuhay at ipamalita kailan? Ngayon, Pentecostes. Alam dito pa lamang sinasabi, isinilang ang simbahan. Ay nakakatuwa pa. Habang ito ang ating pinagdiriwang bilang simbahan sa buong mundo, ang inyong sambayanan, nakisabay pa. Ano naman ang isinabay natin? Ang ika-apat ng 5 ninyong kaarawan bilang simbahan, bilang sambayanan, sa loob ng sambayanan ni Kristo. Wow! Birthday din ninyo. Ay lahat ng ito, walang sentido kung hindi nakikita sa biyaya ng Espiritu ng Diyos. Kaya, pwede natin sabihin ngayon sa inyong lahat ay happy birthday. Bati natin ang bawat isa, happy birthday. Happy birthday! Ayan ang nakikita niyo. Sabihin ko naman sa kumating sa inyo, ano pa birthday mo? Kaya, ganyan talaga. Pero kagandahan niyo, lahat ng ito ay totoo lamang dahil sa Espiritu Santo. Kaya ano nga ba ng Espiritu Santo? Kundi, dapat malinaw sa atin, siya ang ipinadala ng Diyos, Ama at Anak. Para saan? Para buhay sa atin ang presensya ng Diyos. Sapagkat ang Espiritu Santo ay ang presensya ng Diyos. Naisipin natin mabuti mga kapatid, una pa lamang sa ating pangbinyag, binyag pa lang ha,
tinanggap na natin. Di ko ba naman kung sinasabi ng pare kung binibinyagan tayo? Binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, Anak, at hindi kasama na. Wala pa ako na rin yung nagbinyag na sinabi. Binibinyagan kita sa ngalan ng Ama at ng Anak. Amen. Ang kabuuan ng Diyos nasa atin. Nasa atin na ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang tawag sa atin, templo ng Espiritu Santo. Dahil ang binyag na tinanggap, lahat tayo, ang kagandahan niya, walang pinipiling edad, walang pinipiling katatayuan sa buhay, walang pinipiling kasarian, iyo ang Espiritu ng Diyos. Tama-tama. Noong mga isang libong nakalipas, ako'y nag-umbin dito sa inyong pangya. Ay doon, ang tawag dito, sakramento ng Espiritu. Kasi ba sabi ko sa mga kinumpila ko, hindi pa kayo nagtaka na. Ba't kailangan pa kayong kumpila? Gayon kayo naman na binyagan na. Nasa inyo na ang Espiritu ng Diyos, binyag pa naman. E ba't kailangan pa kayong kumpila? Ah, tawag dyan, level up. Ano ibig sabihin ng level up? Tinanggap na natin eh. Kaso mo, magkaiba ang sitwasyon nung tanggapin mo sa binyag kaysa doon sa sitwasyon nung tanggapin mo kumpil. Anong pinagkaiba? Ha? Edad pa lamang, magkaiba na. Sitwasyon ng buhay, magkaiba, magkaiba. Bakit lang itong pinapaalala sa binyag? Ang nangangako, ang nagsasalita, ang may hawak ng kandila, sino? Ah, magulang, nino at ina. Lahat, pati yung pangangako sa pananampalataya, pagtatakwil sa masamang espiritu, sasabihin ng pari, itinatakwil mo ba sa Satanas, lahat ng kanyang mga pangangakit, at kanyang masasamang gawain, ako naman nga ayo. Oo, itinatakwil ko. Pero hindi naman sila bibigyan, ha? Ah, katotohanan. Kinasama ko. Ito din yung bata. Ah. Ba, ako nakapagbinyag ng sumagot yung bata. Sabi ko, sumasampalataya ka ba sa Diyos sa bawa kapangyarihan may lingkha ng langit at lupa na unahan ng nino at nila. Sumagot ang bata. Ano sumagot ang bata? Umiyak yung tubo. Hindi kami nagkaintindihan. Kasi nga, wala pa. Wala pa sa edad ng pangangatwiran ang bata. Pero pininyagan sapagkat gusto nating bilang simbahan, ibigay sa kanya ang biyaya ng Espiritu. Kaya nga nasa ninong, ninang, magulang, responsibilidad ng pagtuturo ng pananampalataya sa bata. Ito ang kinumpilan ngayon. Ah, level up na. Ba't level up? Kasi ngayon, sa kumpil, ang tinatanong, ang nangalako, ang may hawak ng katila, hindi na minum at minang. Yun na, kukumpilan. Kanya na ang responsibilidad ng pananampalataya kaya ba't hinihiling ng simbahan biyayaan siya ng Espiritu ng Diyos. Para ano? Yan. Ito maganda. Para maging kanya ang mga bunga ng Espiritu Santo. Bakit nga kailangan nila yun? Kung paano, binalik ko kanina ang ala o ano, may tama, di ba? Pag malakas ang Espiritu, ang lakas ng tama ng ala. Ang masamang espiritu, depende pa sa dami. Pero, nabasa kayo minsan sa Ebanghelyo. Yung tandaan ninyo, yung inaalihan ng masamang espiritu na hindi nakakalikalapan. Tapos kung pinalalayas ng Panginoon niya, sabi, sino kayo? Sino ka? Ang tanong sa kanya, kami ay legion, marami. Pwede yun. Marami masamang espiritu. Nangingibabaw sa ipako, pagdami, pagtapang. At laki mo makikita ang influensya sa buhay mo, isip, salita, gawa. E kung gano'n ang katotohanan ng iba, ito mas lalo dapat ang Espiritu ng Diyos.
sa hawak sa inyo at sa akin ng pamumuhay sa hayo sa ating pananampalataya, kinakailangan natin our fruits of the Holy Spirit. At nakakatuwa, sa pagtatayo sa Ebanghelyo, binasa sa atin, may tatlong tanda na sana, tatanungin ko kayong mga narinito ngayon, sabi nyo, binyagan tayo, di ba? Ibig sabihin, nasa inyo Espiritu Santo, marami sa inyo, kumpila na, di ba? O, may tatlong tatanong sa inyo, ang ayon sa Ebanghelyo nito, natatak ng presensya ng Espiritu ng Diyos sa buhay. Ang una, mapayapa ba ang loob niya? Sabi ng Panginoon niya, pagpasok niya sa silid, sumainyo ang kapayapaan. Pagkali, kanina, simula ng isa, yun ang pati ko sa inyo na. Pagsabi mo ng pagkatapos ng awal, nasangalan ng mga Espiritu Santo, sabi ko, sumainyo ang kapayapaan. Ano sagot niyo? At kayo tatanungin ko, may bibigay niyo pa ang wala sa inyo? May katatingan din sa Latin, Deo that would not have it. Anong ibig sabihin? Hindi na kilala si Abed. Ang ibig sabihin doon, hindi mo pwede ipamigay ang wala sa iyo. Eh kung sabihin ko sa inyo, sumayin nyo kapayapaan at kayo nagsabi ka, sabi sa akin, sumayin nyo rin. Ayun ang dahil sinasabi, nasa akin ang kapayapaan, nasa inyo din. Kaya hindi pinaliligay sa akin pabalik eh. Ayun ang tanda ng Espiritu ng Diyos. Nasa kita ng anumang sigalo, sapagkat ito'y garantisado, walang tao hindi magkakaroon ng problema. Ano ka man, ano man ang pwesto mo sa buhay, ano man ang iyong kayamanan, ano man ang iyong kasarian, pareho pa rin tayo. Ikaw at ako, masusubukan. Hindi nga pag hindi ko makakalipas na taong ito, ipagsubok na sa ating lahat. Ang hirap ko din yung itsura ninyo. Para kayo mga hundap na. O di naman, para kayo mga to. Mga nar. Ako, mahigit isang taong tayong ganito. Ang dami sa inyo, hirap na hirap na. Kung kanina meron yung bata ay nakilis sa akin, ano po ha? Sabi ko, itinaas. Nakaawa din naman minsan, kamerat ko kaya eh. Pagsubok sa akin, pero ang tanong sa gitna ng lahat ng ito, marami na wala ng trabaho. May mga taong namatayan, kamag-anak, kaibigan. Pero sa gitna ng lahat ng ito, ang tanong pa rin, papayapa ba ang kalooban ko? E pwede yun. May sigalot, pero mapayapa bakit? Dahil nasa akin ang Diyos. Una, ang ikalawang tatak ng Espiritu sa buhay natin, alam niyo kung ano? Tangali sa pagbasa, ang sabi dito ng Panginoon, tinignan ng malabo ang mata. Ilan naman? Tagayon. Sinabi na naman ni Jesus, sumayin niyo kapayapaan, kung paano sinuko ako ng Ama, ganyan din naman, sinusubo ko kayo. Ito pa isang tanta ng Espiritu sa buhay ng tao. Alam niyo mo ano? Misyon. Ang tao na hawak at alam na nasa kanya ang Espiritu ng Diyos, hindi niya kayang pisin, hindi iparating sa iba ito. Tasa kamaitin ko ng mga tisposa at tisposo. Ito naman patahan. Yan din dito ha, ay tatawag-tawag kayo sa akin. Tingnan ninyo yung disposa. Hindi makapigil. Makakuha lang ng kaunting balita, kagalagat sa akin, huy, huy, huy. Pagkalayo-layo naman ng kapitbahay, hindi ko tinatawag pa. Huy, sabi ko rin. Sabi ko rin, bakit? May tatawagin ako. Alam, huwag na, tis-tis na naman yan. Eh, ikaw, Jane. Mapalukso. Ako lang magsasabi sa inyo, ha? Pakinggan niyo kung mabuti, mga tisposa, tisposo. Yan, epekto ng espiritu ng kasamaan.
Isipulang din ko sa inyo yan. Kapag kapalitaran niya, epekto ng Espiritu ng Diyos, ano yun? Yung ipagsasabi mo ay kabutihan. Pagalitan nyo. Uy, parang nagdindi mo sa parokya natin. Kagalingin. Isipin mo dati, wala. Ngayon din tayo may simbahan. Ang mga parokya natin, may mga kapit na natatanda mo si kapwa. Yun yung mga katulong mo. Unong pari dito. Sino ba unang pari dito? Pag-ibig yan. Naalala mo ba ninyo? Mabuting balitan nyo. Mabalita ninyo, balita ninyo. Halimbawa, si Father Iyan pupunta sa mga barangay. Makikiisa sa mga ating batayang bagay ng Kristiyan. Sabihin, huwag paparo kong ating pati. Yung kamukali ko, Martin. Hindi si Father Iyan yun. Hindi si Martin. Father Martin Portoliano. Pagbalita ninyo yun. Pag mayroong nangyari sa inyong biyaya ng Diyos, ipagsabi ninyo. Kapag sa gitna ng pagsubok ay natagpuan yung kapayapaan, sabihin mo sa tao, kapatid, ikaw may pagabang ng loob. Halika, tayo magtasan. At sasabihin ko sa iyo, ang Diyos na magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Mabuting balita. Yan ang Espiritu. Kapatid, kung paano kayo, paano sino, ganun din sinusubok ko kayo. At ang uli, walang patid, tatak ng Espiritu, kapatawaran ng kasalanan. Noong nakalipas na ilang taon nang ipahayag ng Santo Papa, ang lipang karaniwang taon ng Jubileo ng Awa at Haba, walang patid, hindi pwedeng hindi ipahayag na simbahan. Nang isa sa pinakamalaking biyaya sa atin ng pag-ibig ng Diyos, ay ang kanyang awa at habag. Ano pa din, tingnan nyo ang inyong katabi. Tingnan nyo ulit. O, inyong ngayon sabihin sa inyong utak, ito po kayo mabait o hindi? Kasi ako magdadaan din yung mga katabi. Tayo na may nagsusubi, ha? Hindi ko nga. Pero, itong dadaan ninyo, isama nyo na itong lahat na sa mga kasama ko. Isipulatin nyo sa inyo. Lahat tayo, nagkamali at nagkasalan. Pero ang pinakamaganda niyan, hindi yung kasalanan natin. Pinakamaganda niyan ay ang alok ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ng alok, kapatawaran. Because the Spirit of God is the Spirit of love and mercy. Pag-ibig at habang. Wow. Ito yung mga kapatid. Yan ang ating simbahan. Ang simbahan ng Espiritu Santo. At yan ang inaalala niyo bilang sambayanan. Kayo ay sambayanan ng Espiritu Santo. Tinatag 45 taon na nakalilipas. At ang tandaan niya ang mas maganda nito. Habang inaalala natin ang lahat nito, ito'y nagsisilbi sa inyo ulit paalala. Na pagkatapos ng 45 taon, maging excited kayo dahil na sa susunod na kwento ng sambayanan niyo. Ang pinakamaganda pa ay darating. Sapagkat ayoy sambayanan ng Espiritu ng Diyos. At sa tulong po ng ating mahal na patronan, sa mga po naman, ating mahal na ina, ang birhen ng kapayapaan at huling paglalakbay. Makapagin, sa tulong niya, di naman siya ang Espiritu eh. Pero tawag sa kanya ng simbahan, esposa ng Espiritu. Sa tulong niya, higit pa ang ilalago natin lahat sa pananampalataya. Higit pa ang matatanggap natin ng mga biyaya. Lalo na kung katulad niya ay tunay tayo magiging bukas. At makikipisa sa Espiritu ng Diyos sa Pinay. At nawa, pagpalain tayo lahat pa ng higit. At lalo pang pagpalain din ang ating mga mahal sa buhay, lalo kuman sila wala. Sapagkat tayo isang simbahan sa Espiritu ng Diyos. Pangalan ng Ama,
ng anak at ang Espiritu Santo.